Katie, and welcome back to Rethinking with me and Vaughn. Okay, magkakaroon tayo ng a little break from giving you informative content. Pero meron pa rin kayo matututunan from this, although this is for entertainment. So what we're gonna do is to order from Mac Delivery. Yan, gagamit tayo ng app. A few moments later. Yan, order on its way. Okay. Delivery. Guys, we're back. Nandito na yung mga orders namin. Ito, mag-share box. Ito, bundle for 3. So, definitely, merong magsusobra. Pero sa lakas niya kumain, hindi ko alam kung merong magsusobra. So, kumain na tayo. Ang dami namin dakda. Kaya nga ito, makbang. Malinis na yung kamay namin. Oo. Na-practice namin yung frequent hand washing. Lalo na ngayon. At merong COVID-19 scare. Ayan na. Just to clarify, guys. Parang nakakadiri yung ginagawa. 12 seconds later. Ang naisip namin na content kasi, actually, hindi namin, naisip niya na mukbang plus kwento ko na nakakatakot. So, isi-share ko lang yung experience ko habang kumakain siya. Mamaya, pagka ako naman, while you do the talking, I'm gonna do the eating. Ganun talaga. So, ano tayo, salitan tayo. Naglalaro kami noon ng hide and seek ng uncle niya, younger brother ko, tapos pinsan niya, tita niya. Okay. Meron nagpakitang silhouette ni Tita Lelet. Bale, lola niya yon, yung tita ko. Nakita ko lang siya from the window, ah. May inangat siyang paper bag, sabi niya sa akin. Tara, halika, may pasalubong ako sa'yo. Nagtataka lang ako noon kasi umuwi lang yung tita ko every Wednesday. Pero, yon ay Monday, so, napaisip ako noon. And yung focus ko noon, wala na sa laro. Tapos nga, nakita na lang ako ni Nash, saka ni Winkle, na lutang na lutang. Sa paglabas kong ganun, walang tao. Wala yung tita ko doon. Sobrang creepy noon. And, yun yung time na binutol yung puno ng akasya doon. Sabi nila may nakatira daw doon. And nabulabog daw. Mga elementals daw yun eh. Talagang nagbasa ako before doing this kasi katakutan. Gusto ko din naman na kahit papano, even this is for entertainment, may matutunan pa rin kayo. Sabi ng psychologist na si Jacqueline Woolley from the University of Texas, ang human mind daw, nagko-connect ng mga events na kahit hindi naman connected at all. Wow. Kumbaga, yung ating brain, nagpe-pay attention sa mga evidence na nagpe-fit doon sa theory natin. Doon sa pieces of evidence that do not fit our theory, hindi pinapansin ang isip natin yon. Another factor would be, another psychologist, I forgot his name, basta Charles something, makikita nyo yun dito. Sabi niya, ang mga bata daw, dati daw pagka meron daw mga nakikita, tas meron tinatawag na imaginary friend, natatakot daw yung mga magulang kasi nga pagka may imaginary friend or may nakikita na hindi nakikita ng mga adults, of course, ano daw yun, precursor to mental illness. Ngayon, indication na daw yun, positive indication or positive sign ng child development, healthy child development, ha, na knockout nila yung isang chicken saka isang rice. Gusto mo pa ng rice? Meron pang isa. So, turn niya na para magkwento. Ako naman yung lalapang, ha. Go! Yung school, yung katabi kasi nun, church, 500 years ago siyang tinayo. Anong pangalan niya is Nuestra Señora de la Asunción. Yung kwento sa amin, eskwala namin, dating sementeryo. Kaya, medyo maraming presence dun sa school na yun. Di ako naniwala until nung this year. May kalokohan kasi kami ng mga kaibigan ko. Ayan na, kalokohan na. Hindi kasi ghost hunting kami. Sinabi ng service mo sa amin. So, naglalakad kami doon sa likod ng simbahan. Naghanap kami ng mga abandoned rooms. Tapos may nakita kami yung isang room, pumasok kami doon. Pagkalabas ko, parang ang lamig na pakiramdam ko nun. Tapos yung balahibo ko nun tumataas ako nun. Tapos sabi ko sa mga kaibigan ko, tara umalis na tayo. Magharap naman tayo ng ibang rooms. Umalis na kami. Tapos nagharap kami, umikot-ikot kami. Tapos bumalik kami doon.
tinitigan namin yung window kasi parang may nakatingin. Yung best friend ko kasi, yun na pala yung kasama. Nag-part of ways kami, naghiwalay kami. Bale, kaming dalawa na lang natira. Nandun pa rin dos, malapit doon sa room. Kala ko kasi ako lang yung nakapansin. Pero may madre kasi na parang dumaan. Dos, alam mo yung reflection? Yung one-sided na mirror. Ito yung window, di ba? May dumaan na madre, pero walang dumaan talaga. Bale, may dumaan doon sa window, pero walang dumaan mismo sa amin. I see. I get it now. Kala ko ako lang yung nakapansin, pero napansin pala ng best friend ko, yung nakatabi ko. Ayun, tumakbo kami. Antiquated na makina, yung sewing machine. Yun daw, kasama yun doon sa bahay na binili nung lolo't lola ko. So, parang ano na siya, one of the perks of buying that house. Yung bahay na yon, katabing bahay lang namin dito. Nasa isang compound lang kasi kami. Yung makina na yon, nilabas nila from yung biniling bahay nga. Tapos nilagay nila dito sa bakuran namin. Maririnig mo daw talaga na nananahi yung makina mag-isa. Tapos, kasi yung tita ko doon natulog. Tapos, overlooking, makikita niya yung bakuran dito. Kitang-kita yung makina na sinasabi ko. Between 12 to 3 a.m., mga ganun. Nakita niya daw ako. Ako nakayuko daw ako. Nananahi ako. So, na-freak out siya kasi ilan taon lang ako noon. Tapos, anong oras, tapos nakita niya nakayuko, tapos nananahi. Tapos yung ano ko pa daw noon, yung behavior ko daw habang nananahi, very not me. Alam mong ano, doppelganger yung tawag doon. A doppelganger is distinguished from a ghost, ha? Yun yung doble nyo. Kadoble nung isang nabubuhay na tao. Harbinger kasi yung ng bad luck, eh. Yung bad luck na yun, usually, ibig sabihin noon, mamamatay na yung tao. Pag na-encounter mo yung sarili mong doppelganger, pero pag may nakakita naman na doppelganger mo, I mean, ibang tao, ibig sabihin, meron lang masamang mangyayari sa'yo. Yun! Alam mo yung ano yung kwento ko sa'yo, yung may tumatawag sa labas pero wala naman tao. Ikaboses ng lola ko. Lola. Ay, hindi ko makaboses. Hindi. Nakikrim ako ng ano. Oh my God, dapat. Madalas ko yung ma-encounter talaga. Nung talagang nung ano pa, nung 2015 nata yun. Talaga meron. Lagi sa'yo yung tawag? Madalas. Siguro mga ano, mga per month. Paano kaya tinatabog? Mag-one! Yan, joke. Hindi naman creepy. Hindi naman. Kabosos lang talaga ni Mama. Kasi kayo, umalis kayo na. Oo. Nag-grocery kami, di ba? Ano yun eh, bandang magtatanghali na. Tapos nung hapon din, may tumawag sa akin, Bon. Yung dalawang beses ko rin tinignan sa labas, wala naman tao. Ah, hinahanap mo talaga? Hinahanap ko talaga. Ano yun? Malakas? Kasi narinig din ng youngest brother ko eh. So medyo. Definitely malakas. Ano yun? After mong makita na wala naman talagang tao at wala pa talaga kami, tumayo of course yung balahibo mo. Medyo sanay na kasi ako. Sanay na ako na may tumatawag sa akin pero walang tao sa labas. Kaya, yeah. Sa kanya by name eh. Sa akin ano, sit. Madalas sa hagdan, pag nandun ako sa salas, tapos yung pangalawa at pangatlong encounter ko, yung sit was coming from the kitchen. Yung pangatlong encounter naman, dalawa lang yung sit. Miski yung second encounter, yung first encounter lang talaga yung tatlong sit. Sabi nila, yun daw yung mga elementals na nakatira dito kasi nga, maraming pinagpuputol na puno para lang maitayo yung mga bahay sa compound na to. And yung mga punong yun, yun daw yung talagang pinaglalagian ng mga engkanto, kinonfront ko. Kasi kung hindi mo daw i-confront yun, yung imagination mo na yung magte-take over, mas matatakot ka. Mas nakakatakot pagka if you leave it to your imagination. Ano mo yung kabibahay natin yung harap? Di ba may parang taas doon? Yung terrace nila. Oo. Yan, may nakita ko doon. Nako po. Nakatayo.
Nakagalit na siya. Hindi ko naman siya pinansin. Hindi ka lang kasi nung una, ano yun, map lang. Pangali yun. Hindi, medyo makalimlim na eh. Bumaba ako nun, tapos may ginawa lang ako. Sabi ko kay mama, may kukunin ako sa taas. Pagkapanik ko, saka ko lang na-realize yung parang something doon sa kabilang terrace. So, nilingon mo ng dalawang beses? Yung pangalawang beses ko nilingon, wala na. Merong mukha ba? Hindi ko nakita yung mukha. So, peripheral yun sa gilid mo? Buong week, hindi ako makatulog na maayos. Kakaiba yung naging experience ko. Feeling ko ang nag-trigger na factor noon nung nanood ako ng mga band movies. After watching those, yun na. Nahirapan na ako matulog. Yung critical hours na tinatawag, critical witching hours kung tawagin ko ah. Yung from 1 to 3 o'clock, sobrang na-anxious ako. Yung ginagawa ko nun para ma-counter ko yun, nagpe-play ako ng mga worship songs. Nakikinig ako kay Joel Austin. Whatever it is that you watch, that you listen to, that you read, it becomes you. And you don't want to personify something that is unpleasant. Kagaya nun, na-personify ko yung anxiety, na-personify ko yung paranoia at yung fear. Madalas ha, it's really psychological. Pero meron kasi mga bagay na hindi talaga ma-explain ng kahit anong branch ng science. Hindi ako mapaniwala masyado sa mga mundo. Yung pa pala isang point, tama yun. The more you think about something, the more it happens. The more na sinasabi mo sa utak mo na may multo, the more na mag-a-occur yun or mangyayari yun sa inyo. Meron talagang bagay sa mundo na hindi pa natin ma-explain. Hindi pa ma-explain ng kahit anong branch ng science. Kung pwede kasing may tinatawag na alternate dimensions, yung pupwedeng ni nagtitinda din ng ice cream na naririnig nyo ngayon. Nando siya sa alternate universe. Oo, pero naririnig nyo ngayon, di ba? Oh my God! Napipenetrate na natin yung dimension na yon. Pumapasok na tayo sa isang wormhole. Ni isang tao na magamit yung buong kapasidad ng utak niya ay maintindihan natin kung ano yung mga misteryosong nagaganap sa atin. Kasi collective experience to eh. Ni pagkakapare-pareho yung mga na-experience natin eh. Yung mga nakaka-encounter ng ghost, yung nakaka-encounter ng near-death experience. Diba? Baka naman kasi merong isang tao na finally ay magamit niya yung full capacity of his or her brain ay maipaliwanag niya ang misteryo ng buhay. Diba? Magiging godlike na siya. Baka nga hindi ito yung reality. Baka perceived reality ko lang to. O perceived reality mo lang to. Oh my God, may multiple realities. Baka nga, meron pa akong isang theory na nabasa. Baka nga meron nagko-control sa atin na isang mad scientist. Siya yung tinatawag na Diyos or God. Tapos tayo, we are being run by supercomputers. So yung nape-perceive natin, lahat to inputted. Hello guys, we're back. Ayun nga, nandito na kami sa alternate reality. Sana nandito din kayo. Kung nandito man kayo, say hi. I-shoutout nyo nga kami. Dito sa alternate reality, lang na akong hikaw. Sana napapanood nyo pa rin kami. Kasi sana kasama pa rin namin kayo sa alternate reality. And sa alternate reality, mas matangkad pa rin siya sa akin. That is so sad. Ano gagawin nila, nak? Please like, share, and subscribe to our channel and hit the notifications. So every time na mag-upload kami sa YouTube, manonotify kayo. Yes, thank you so much, guys! Ako ba? Yeah, ikaw na. Do the honors.